So, i-review natin today is itong Nima Japan electric grinder. Nabili ko siya sa Shopee. Worth 200 plus. Mura lang kaya binili ko. Yung build niya is stainless. Tsaka yung blade niya is stainless din. Nag-grind niya naman ng mabuti yung mga dapat i-grind like sugar or peppercorns, rice. Pero yung capacity niya is 50 grams lang para ma-achieve niya talaga yung pagka-ground. Tapos ito, I'm using this to make confectioner sugar. Madali siyang mag-init. Let's say, pag kinamot mo siya ng around 30 to 50 seconds, umiinit na siya. Tsaka kapag bago siya, may amoy na parang lumalabas galing sa baba. Parang amoy metal or something. Wala pwedeng gamitin for like mga mag-grind ka ng fruits. Hindi pwede. Kasi yung body niya is hindi mo mahihiwalay. Like, intact siya. Isang buo siya. Kaya hindi siya pwedeng yung may mga tubig like fruits, vegetables, or ano man may liquid kasi baka mag-ground siya. Kaya mas safe kung yung dry lang yung i-grind mo. So far, nagagawa niya naman yung purpose niya, which is to grind. Yun nga lang, 50 grams yung maximum niya. Tsaka madali siyang mag-init, kaya pag nag-grind ka, medyo iwasan mo mag-grind ng matagal. Bale, on-off lang. Tapos, pa-rest mo. Kung marami kang i-grind, pa-rest mo rin ng mga ilang minutes yung para mag-cool down lang siya. Yan. Tsaka, cheap lang naman. Kaya, okay lang. This is my go-to. Kumbaga, kitchen aid. Kitchen, ginagamit ko sa baking. Kasi, nakaka-grind naman talaga siya. Like, ito, confectioner sugar na grind niya. Yung sa baba, di niya mag-grind talaga ng buo, kaya yung sa taas, sinascrape ko lang, tapos nililipat ko sa bowl, tapos inuulit ko ulit. Yung ginagrind ko ulit, yung natitira, yung alam kong may mga butil pa, hindi pa siya medyo ground, kaya inuulit ko. So far, okay naman siya. Happy naman ako, kahit may mga cons siya, pero para sa akin, minimal lang naman yung mga cons niya. Yung importante is, nagagawa niya naman yung purpose niya, which is to grind talaga. Nagagawa niya mag-powder. Like, yung rice, ginagawa niya flour. Yung consistency, yung texture na parang flour na talaga is na-achieve niya naman. Tapos, nagagawa rin yung confection of sugar, kaya niya rin. Supposed to be, coffee grinder siya, pero para sa akin, kung dry lang naman, kaya niya. Kaya niya i-grind. Pwede dito coffee, peppercorns, corn, rice, sugar, or kahit ano, gusto mo i-grind. Basta 50 grams lang yung capacity niya. Yung kaya niyang i-grind. Tiis-tiis lang. Hindi naman ganun din kabilis mag-grind. Tiis-tiis lang. Hanggang sa achieve mo yung gusto mong kung gaano siya ka ground na gusto mo. Ito, kung gusto nyo bumili nito, hindi naman kayo magsisisi. Kasi hindi na naman ako nagsisisi.